Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang mapangahas na testigo ang lumutang upang ibunyag ang umano'y karumal-dumal na katiwalian ng Pangulong Sikuting at kanyang asawa na si Lizatha Nasmag at pati na rin ang House Speaker na si Tambaloslos, ang testigo na nagpasyang hindi ilantan ang kanyang pagkakakilanlan para sa kanyang kaligtasan ay nagdetalye ng mga krimen na nagdudulot ng matinding kaba sa tinaguriang triyo. Ayon sa testigo, malalim at sistematiko ang katiwalaang kinasangkutan ng tatlong pinakamakapangyariang tao sa bansa. Inihayag nito ang mga susunod na ilegal na aktibidad: pagdarambong at malawakang korupsyon. Inilarawan ng testigo kung paano si Pangulong Kuting at Lizatha Nasmag ay ginamit ang kanilang kapangyarihan upang magnakaw ng bilyong-bilyong pondo mula sa kaban ng bayan. Ayon sa kanya, ang mag-asawa ay nagpatupad ng mga peking proyekto at ghost employees upang pangmagpakialaman ang pera ng gobyerno. Pangalawa, kontrata para sa kalyado. Ibinulgar din ni testigo na si House Speaker Tambaloslos ay nangunguna sa pagbibigay ng mga kontrata sa mga kumpanyang pag-aari ng kanyang mga kaibigan at kaalyado. Ito umano ay kapalit ng malaking komisyon na napupunta sa kanyang sariling bulsa. At pangatlo, pag-iwas sa pagbayad ng buwis. Isiniwalat ng testigo na may mga kumpanya at negosyong pag-aari ng pamilya ni Lizatha Nasmag na hindi nagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno. Ang mga negosyong ito umano ay nakakakuha ng pribilehiyo mula sa palasyo kaya't hindi ito nasusuri ng BIR. Ang mga impormasyong ito ay nagdulot ng matinding kaba sa triyo na ngayon ay nahaharap sa posibleng investigasyon at kaso. Ang publiko ay nag-aabang ng mga susunod na hakbang mula sa mga ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga sa mga aligasyon na ito. Ayon sa mga ilang eksperto, kung mapapatunayan o kung mapatunayan ang mga paratang, maaaring humantong ito sa pagpapababa sa pwesto ng Pangulo, pagkakulong ng mga sangkot at malawakang pagbabago sa pamahalan. Patuloy na tutukan ng mga mamamahayag ang isyong ito upang makapagbigay ng mas malinaw at makatotohanang balita sa publiko. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Sa ating mga kababayan, napakasimple lang ho niya. Nung panahon ni Digong, walang ganyan ba? Panahon nitong Sibangag, talagang yung dating gatuhod lang, ngayon lang pastao na ho. Ganyan ho katindi yan. Kung hindi na ho nila alam kung sino sisisihin nila kasi hindi ho nila pwedeng pag-usapan yung flood control. Mabubulgar ho yung korupsyon na sa pondo ng pamahalaan. 1 billion kada araw, saan ho napunta yan? Kaya kailangan maghanap po sila ng mga dahilan nila para hindi ho mabaling doon sa 5,500 flood control project yung issue. Mabaling ho ito sa basuran. Ano ho, hindi naman ho komplikadong isipin niya mga ganyang klaseng galaw ng pamahalaan. Kahit kayo lang ho, maiisip niyo ho yan mga kababayan. Ay, pagbalikan at remember, La Nina season tayo ngayon. Paghandaan natin ang La Nina. Remember ha, first time nating magka-La Nina sa loob ng forever, di ba? Ngayon lang ho tayo magkaka-La Nina. Ito talaga si Benor. Panahon ho ng mga nagdaang administrasyon, meron din ho La Nina at El Nino. Panahon ng El Nino, kawawa mga magsasaka. Panahon ng La Nina, kawawa ang sambay ng Pilipino dahil ito. Kung hindi kulang sa tubig, sobra-sobra sa tubig. Ganyan ho kapalpak pagka management ng isang administrasyon, eh palpak, talaga hong magsusumigaw ang mga ebidensya kahit ano pang pagtatakip ang gawin nila. Yun lang ho yun. Yeah, maraming sasabi, paano ka maghahanda, una-una wag ka magtapon ng basura. Magtapon ka sa tamang lugar. Nako, magtatapon ng basura sa tamang lugar, yung pinagtapunan, saan naman nila itatapon yun? Sa mga landfill, pagka bumagyo, bumaha, anong mangyayari? Babalik ulit yung basura, kahit anong gawin natin. Sa ano ba yung mga, tambakan ng basura ng mga lugar dyan sa Metro Manila, dyan sa Quezon City? Sa ayaw't sa gusto nyo ho, Mang Benhur,
Pang Benhu. Eh, babahawa talaga at babaha pagka hindi gumana yung mga flood control project na ibinibida nitong si Bangag. Yun lang ho yun. They let the LGU dispose it properly, let MMDA dispose it properly. Otherwise, itong nakita natin, itong paulit-ulit na ito. Hindi pa ulit-ulit. Nung panahon ni Tatay Dix, wala namang ganyan. Ngayong panahon nyo, oo, paulit-ulit. Kasi mga incompetent kayo, mga inutil ng administrasyon, yung mga trabahante nitong si Marcos Jr., mga inutil. Ha? Imbis na hanapan ng... Kasi pagka wala tayong pinanagot, sa susunod, ayarin lamang walang mananagot, eh okay lang naman kahit palpang trabaho natin. Diyan sa DPWH, diyan sa MMDA, okay lang eh, kasi walang nanagot. Sa susunod na aberya, anong gagawin ng administrasyon? Sisisihin lang ulit yung climate change at saka basura. Ganun lang o, kaya nananawagan tayo na dapat merong managot, merong masibak sa pwesto dyan sa nangyaring aberya na yan. Yun ang mensahe ko lang. Hindi bang sabi nito, Secretary, maghihigpit yung mga barangay by penalties doon sa mga mauling mga... Bandang uli, kapalpakan ng national government, sisisihin yung mga tao sa pagtapon nila ng basura. Sa ayaw at sa gusto nyo, aanod yung basura kasi yung pinaglalagyan ng basura, pati yun, binaha. Mga loko-loko kayo eh. Ang problema dito, yung mga flood control, yun dapat paganahin. Kahit na ano pang pagtatapon ng basura ng ating mga kababayan, sa ayaw at sa gusto nyo, babaha. Kasi yung mismong lalagyan ng basura, binabaha. Mga, wag, tama na, Abalos. Ha? Tama na. Umiinit lang ulo namin dito sa PH update, puro kabubuan yung mga pinagsasabi. Sorry sa salita ako ha, pero sa totoo lang ho mga kababayan, yun ho talaga nangyayari. Mga inutil lang nakaupo ngayon sa pamahalaan. Imbis na solusyonan nila, bigyan nila ng pag-ukulan nila ng atensyon yung flood control. Kasi ho, control talaga. Kailangan kontrolin yung flood, kaya merong flood control. Ay, yung garbage control, talaga kung tinatabihan, pero yung mismong landfill na kung saan tinatapon yung mga basura, eh binabaha, talaga kung babalik yan. Huwag mo kayo mag... Ang... Ito na po, mga kababayan, dumako tayo kay Tambaluslos. As usual, kung itong si Abalos, focus kay Pastor Apollo Kibuloy at dito sa kung ano mang pinagkakabala niya, pagiging artista niya. Siyempre, ito si Tamba, eh, focus lang ho yan sa pamimigay ng bigas. Sige, Mr. Rice. Huwag ko kayong magpabudol dyan sa mama na yan. Pakinggan na ho natin, eh. Alam ko naman ang pinunta nyo dito, eh. Gusto nyo marinig yung ating mga reaction dito sa mga punto de vista nitong isiniwalat ng in-interview nitong si Binibining Maharlika. Yun lang naman yun, eh. Ito na ho, mga kababayan. Continue to like, the reason why I am speaking right now, I don't like to say what's happening with VP Sara. I'm not close to everybody. I'm not close talaga. I'm not close to Vice President Sara Duterte and everything. You know, I don't need anything. I don't have any business with anyone, both sides. So I'm... Napakatindi ng disclaimer ni Madam. Ha? Wala, hindi siya makasara. Wala siyang business. So, sa kanino man, sa administrasyon, sa mga opposition, wala ho. Talagang... sasambitin lang niya dito yung kanyang istorya. Pakinggan just na. A simple Filipino citizen na I always speak the truth. This is my own truth. And alam nila yan na, you know, you can say, they can say anything to me. I'm not scared kasi I'm telling the truth. And you know, kapag nagsasabi ka ng totoo at saka pagkakampi mo ang Diyos, hindi ka, walang mangyayari sa'yo. Alam mo yon. So, ako, parang sa akin lang is, nung nakita ko kasi, na sobra na, di ba parang, Pero base dito sa pagmumunga nitong si Madam, talagang maganda ho siya, talagang sa tingin natin, talagang lapitin ho siya ng mga politiko. Madam, maganda si Madam. Talaga hong, pagka sinabi niyang lapitin siya ng mga politiko, talagang ligawin siya. Hindi ho tayo, wala akong question doon. Putis pa lang ni Madam, talagang matindi. Kasi I experienced it eh, nabully rin kasi nila ako, yung grupo nila. So parang, I don't want to say anything, pero yung parang tuloy-tuloy kakampi mo before. Wait diba? Lang ha, ikakat muna kita ha, para you know, para mas maliwanagan ang taong bayan. Okay. Natatandaan mo ba kung anong taon mo na meet si Bongbong Marcos at si Lisa? At sino ang nag-introduce sa'yo sa kanila? Oh, yeah, I remember 2012. Yung first 2012 yon. So like
in their house, nila ako ni Tony Boy sa bahay nila. Yeah. Sa Forbes Park, sa Nara Street? Mm-mm. Yeah, sa bahay nila. Yes. 2012? Alam mo. 2012 okay. Or 20. Basta 2013 yan. Pero I think 2012 yan. Napaka-memorable pala ng year 2012 kasi kung napasubaybayan mo yung PIDEA leaks, di ba? Doon sa pre-op and auto-op na na-witness din ni Agent Morales na si Marcos Jr. ay nagpupulburon kasama si Maricel. 2012 yun, March yun. So, natatandaan mo pa ba? Kunyari lang, madama, nasa korte tayo. Natatandaan mo pa ba, Miss Cathy? Kung anong buwan ka ipinakilala o dinala ng iyong ex-partner, Tony Boy Florendo, sa Forbes Park sa bahay ni Marcos Jr. at ni Liza? To be honest, hindi. Kasi, hindi ko masyadong matandaan, but I think I can go through with some of my picture way back. Kasi, the good thing about me, hindi ako nagdi-delete. Kaya nga yung reklamo sa akin. May mga pictures ka. Yes. Okay. So parang siguro, ako. Pero hindi lang ako ma-post kasi. Alam mo yun. I see. Pero siguro later on, no, baka pwede natin i-post yan. Mahanap. Hindi tayo ready. Yeah. My question is, pero natatandaan mo pa nung pumasok ka doon sa bahay nila, anong unang-una mong, paano ka na in-introduce ni Tony Boy Florendo sa mga mag-asawang Ngagva? Okay. Ako kasi, medyo mahihain ako sa ganyan. Especially sa, alta. You know what I mean? Alta-altahan. Alta-altahan. Kasi, palagi akong nabibiktima. Hindi ko alam bakit. I mean, nabubuli ako. Hindi ko ba kasalanan ba maging kiyot? So, alam mo, ibalik mo kami doon. Gusto kong marinig yun eh. Ibalik mo kami nung time na first time mo yun na nakapasok sa bahay. First time, no? Madam, ha, maganda-handa ka na kasi sa mga revelation mong yan, talagang susugurin ka ng mga trolls nitong si Marcos Jr. Naku po, yari ka sa mga tamba trolls. So like, nung pumunta kami, in-invite daw, ganyan. So we went. So alam mo yon. So nandun yung mga friends, di ba? So, dun ko na first na meet yung sila, si President Bongbong, then the wife. Pero, hindi ko agad na meet. Kasi, pagdating ko, nawiwiwi na ako. Sorry. Okay. Nawiwiwi ka? Oo. Mm-hmm. So, I need to, kailangan ko magbanyo. So, sabi ko, Tony Boy, kailangan ko magbanyo. Naiina talaga ako. So, okay. Sabi niya, okay. So, parang, I think he asked some, I don't know kung umalis siya sandali, tapos biglang ginaid niya ako. Tapos nagsigar ako. So paglabas ko, wala siya. So parang sa ko, saan na pupunta? So then nakita ko, naglalakad si First Lady papunta. Nakita niya ako. Tapos sabi niya sa akin, ang sabi niya sa akin, hi. Sabi niya, who are you? Sabi ko, hi, hello. Sabi ko, I'm Cathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya. Tapos sabi niya sa akin, do you want? Naku po. Do you want? What? Oo, sige, do you want? Napaka maistima pala nitong si Risa Araneta Marcos, no? Pag kami bisita, talagang inaalok ho niya. Ano ba yung inaalok sa kanya? Tuloy natin. Sabi ko, Sayko, what? What's that? Sabi niya. Tapos pinakita lang niya. Then sayko, ay no, sorry, I don't do that. Tapos okay. Sabi niya. Hold on to that. Mm-hmm. Sabi niya, do you want? So, ikaw ba pumasok sa isip mo? Una muna yung tinanong niya, who are you? Ano ba yung manner of speaking ni Lisa? Mataray? Ano ang manner of speaking niya? Mabait? Ano ang ano mo? Yung una, mabait. Siyempre, di ba? Okay. Parang, hi. Yung ganyan. Okay. Jolly. Okay. Yung ganon. Nakasmile. Tapos, parang yun nga, do you want? Ganon. Tapos, ako, pagtingin ko, do you want? Kasi alam ko naman na yung ex ko, ginagawa niya yun, di ba? So, you know. Okay. So, nakita ko yun. Tapos, pagtingin ko, sabi ko, ay, sorry. Sorry, I don't do that. Tapos, so, may bit-bit yun. Na siya na pulburon. Meron siya. Ano siya, natatandaan mo pa kung anong... Panibagong problema na naman itong... dami mo kasi talagang kalansay ng mga yan sa aparador, ika nga. Madami silang tinatagong mga kabulukan, kaya...
Napaka-defensive ho nila, no? Kailangan nila mag-hire ng mga trolls, mga vlogger para dumipensa para sa kanila. Kasi wala ho silang lakas ng loob magsalita, malamang merong nagsasalita sa kanilang kalooban na nahihiya sila sa kanilang mga sasabihin, kaya nag-hire sila ng mga magsasalita para sa kanila. Stash box niya, puti, pula, plastic, naku, or what? Naku. Yari ka dito, Lisa. Hindi ko ano, pero hindi sa plastic. Okay. Hindi sa plastic. Nasa isang lalagyan. Mm-mm, nasa isang lalagyan siya. If I'm not, parang hindi ko alam kung stainless pa yun. Parang, pero hindi sa plastic. Pero hindi gold, ha? Hindi gold. So anyway, kung sinabi mo, no, I don't do that, ano ang sabi niya sa'yo? Sabi niya, oh, why are you here? Why are you here? You're not supposed to be here. Sabi niya. Sako, natakot ako, syempre, di ba? Alam mo yun, parang na, hindi naman takot, parang na-shock intimidating. Ako. Parang na-intimidating ka. Parang switch of ano eh. Parang, alam mo yung switch ng ugali. Bigla. Yeah. Oo. Parang, sandali lang. Parang wala, hindi ko naman alam kung anong nangyayari dito, di ba? Parang, I don't know you guys. Parang, okay, fine. Na-invite and everything. Pero parang, I don't know. I don't sign up for that. Or hindi ko alam kung yung mga kaganapan, di ba? So, yun yun. So, parang, after nun, sinabi niya, why are you here? So, after that, anong ginawa mo? Bumalik ka? Saan ka pumunta? Papunta kay Tony Boy? Nagkaroon pa kayo ng conversation ni Lisa? Tapos yung narinig yun, sakto nun, si Tony Boy is coming. Parang, oh, hi. Sabi niya, Lisa, that's my, ano, parang, that's my, that's girlfriend. Kathy, that's my girlfriend. Tapos sinabi niya, wife. Nag-wife pa nga siya. Nag-wife pa siya. Sabi ko, hindi ako wife. Sabi ko, gano'n. So, syempre, di ba, parang, hindi ako. Ayaw mo naman, syempre, baka may mga alta dyan, ha? Teka lang, hold exactly. Kita. Baka may mga alta dyan na magtataas ng kilay, ha? Yeah, hindi naman talaga ako wife, di ba? Okay, but he is separated for 16 years before naging kami. Okay. For clarity. Malinaw tayo dyan. Hindi ako mga agaw. Okay. So, bumalik ka na, magkasama na kayo ni Tony Boy. Yeah. Ano yun? May inuman ba? Ano ba yung nangyayari? Yes. Ano bang may inuman? May inuman. Okay. Naisahan ho tayo ng mga bag. Sa inuman talaga sila. Tapos yun, private. And yun nga, parang dun ko lang. Tapos parang I feel awkward na. So parang I let them be. Kasi hindi talaga ako makwento pag di ko close eh. Parang nakaupo lang. Siyempre ako. Siyempre first time pa lang. Oo. Yeah. At saka even kahit na meet na kita, hindi ako mag-a-approach. Nahihiya ako. Ganun yung personality ko. Yun yung personality mo. Pero if you start a conversation, I'm confident naman. Pero yung hiya na parang feeling close, hindi ako feeling close na tao. Kaya nga hindi ako lumalabas, hindi rin naman niya ako pinapayagang lumabas or mag-attend. Lumbas. Kasi sabihan niya nga ako before na, huwag ka mag-a-attend ng mga ganyan kasi yung mga tao dyan, yung mga totoo. In fairness naman, alam mo yun. Sinasabihan ka ni Tony Boy Florendo. Yeah, okay. Na huwag kang ano dyan. Kasi mga chismoso. Okay. So, bumalik na kayo sa table na yon. Sino-sino yung mga tao dun sa table na yon? It's not a table eh. We're just walking. Tapos sofa. Tapos umupo lang ako dun. Tapos sila, nandun sila. Nagkakwentuhan lang sila. Ganyan. Tapos nagiinuman. Yun. Inuman sila. Nagiinuman. So, di ba, since inalok ka ni Lisa kung gusto mo, do you want the pulburon? Nakita mo ba during the first time na pumasok ka sa loob ni Marcos Jr. at pumasok ka sa bahay nila na nagsisinghot sila doon? Oo naman, kasi sila-sila lang nandun eh. Di ba? Parang, tas ako, andun, tas parang sabi ko pa nga, ayoko dito. Ano? Sabi ko, ayoko dito. Sinabi ko kay Tony Boy that time. Tapos, sabi niya, oh, I'm sorry. Kasi bago lang kami. So parang sabi ko, okay. I'm sorry. Sabi niya, okay, sige, alis na tayo. So, can we just leave? Kasi I have kids. Alam mo yun, I have a brother na naging drug addict. So I'm very sensitive with alcoholism and drugs. I'm against it. Oh, may bad experience ka. So, yes, you know. Talaga nasira yung family ko. So parang, even with Tony Boy, like, yun yung rules ko sa kanya. Sabi ko, kasi nung nagde-date kami, nung nagsistart kami, 3 months, tapos parang, nahuli ko na ginagawa niya nga, tapos nagalit pa ako and everything. Sabi ko sa kanya, I don't think it's gonna work. Kasi kung maging magkaibigan na lang tayo, kasi parang hindi ko to kaya. Kasi it will, parang, kung hindi mo kayang matanggal yan, tsaka matanda ka na, kapag kunwari, ginagawa mo pa rin to, pag may nangyari, tapos kasama kita, katabi kita, matulog,
ako sisisihin ng mga anak mo, family, ng family mo. Eh, wala naman akong alam and I don't do that. Hindi ako, hindi po malinis ang buhay. So, ibig sabihin, yan si Tony Boy Florendo, eh, bangag din ho siya, ganon. Ko? I mean, hindi rin naman ako masama. Wala akong krimen or anything. But, eh, di ba may boundaries eh? Parang, in any relationship, yun yung gusto ko. Parang kaya nga, I'm very blessed to have like wonderful kids. Diba? Siguro yun lang na yung binigay ng Diyos sa akin. Kasi kung meron akong mga maling nagawa sa buhay ko is ayoko lang talaga yung bisyo. Kasi hindi, sa totoo lang ha, Marlica, I find it super, super kabobohan and stupid na nagtitake ka ng drugs. Anong mapapala mo dyan? Totoo yan. Parang, anong makukuha mo dyan? Parang nag-change kaya yung attitude, yung thinking mo. Kaya, spontaneous eh, mag-decide. Kitang-kita ko yan. Kapag parang pag-trip, bigla lang mag-decide, mambubuli. Ah, ayoko niyan. Gawin mo to. You know, parang ganun. Parang manunutok ng barel, manununtok. Yung parang, grabe naman. Parang, like, mood bipolar. Sa dinidescribe nitong si Madam, eh, parang nakikita natin yung administration nitong si Marcos Jr. No? Merong mga impulsive na decision na kung ano-ano, dyan sa KOJC, dyan sa SMNI, sa mga Duterte. Pero kung silang ganong galaw ngayong mga panahon na to. Mood swings, bipolar disorder, parang ADHD na malala. Hindi ko kompleto. Alam. Nothing against praning. Praning. ADHD ha. Pero I mean, praning. Super funny. Pinagsama-samang iba't iba klaseng mental illness. Yes. So, it's not really good. Parang, hindi, you know, I've been in that relationship for 10 years. Nagbago siya nung kami. Kaya nga feeling ko, kaya ayaw nila sa akin. Kasi, nung naging kami, talagang huminto siya. Tapos, once in a while, umiinom siya. Tapos, pag once in a while, then pag nauhuli ko, na titigil siya. Kasi may mga code-code din sila dyan. Code-code. Teka muna. Code-code. Yeah. So may code-code sila sa pulburon. Yes, meron. Yeah. Iba-iba. So yung isa, t-shirt. White shirt, ganyan. So, Ano yung white shirt? Pulburon. Kunwari, kunin mo yung 20 na white shirt, ganon. Eh ako kasi, because 20 na white shirt, like 20 sachet, grams. 20 grams. Whatever. Okay. So parang, whatever na ano nila. So parang, kasi ako, meron akong ano eh, parang may listahan din ako ng mga code ng kung paano sinasabi yan. Kasi nga image consultant ako. Nililista mo yung mga code? Oo. Oo. Mm-hmm. So parang kailangan ko malaman yung mga ganyang bagay. Diba? Para at least alam ko rin. And I'm very careful kasi nga may sakit din siya. Eh, syempre, alam niyo ba mga kababayan, marami hong mga politiko ang nanonood dyan kay Marlega. No, kasi sa totoo lang, ang dami na hunda sa gasaan ng ali na yan. Kaya, yung hindi ho niya kayang pag-uwi sa Pilipinas. Matagal pa ho yan bago makaka-uwi. Kasi marami ho talagang, marami ho nasasagasaan sa mga birada niya na ganito. Kagaya nito, no, itong kay, pumasok na si Xena, itong si Tony Boy Florendo. Oh, di ba? Panibago na naman ho yan. Si kanino na naman magagalit yan? Kaya mahal mo yung tao, di ba? Ayaw mo naman mamatay agad. Hello, hindi ka mapumunta doon para, di ba? Yeah. Alam mo so sabi mo kanina na somehow nagbago yung ex-partner mo si Tony Boy Florendo. So pag sinasabihan mo ba siya, mapunta muna tayo dun sa kanya, no? Pag sinasabihan mo ba siya na you have to stop that kasi it's not good for your body, ano yung reaction niya sa iyo? Yung una nagagalit kasi siya. Yung parang syempre alam mo, you cannot teach old dogs new tricks, right? New tricks, yeah. Diba? Parang, ako, I guess, you know, ano lang, parang I always like, ano, kill him with kindness. Kasi, to be honest, hindi kami nag-aaway niyan. Never kami nag-aaway niyan. Mag-aaway lang kami because of other people, but not because of us. Kunwari, like ako, I'm very protective. Kasi yung rules namin, hindi ako makikialam sa family, business niya, sa friends niya, hindi rin siya pwedeng makialam sa family, friends, and ano ko, pero yung business ko, friends ko, nakikialam siya. Pero, alam yun, pero kasi, you know, when, di ba yun na nga, pag matanda ka kasi, number one, may insecurities ka na, syempre, mas bata ako, di ba? 25 years yung gap namin eh. So, the reason why, kaya ako naman siya dinate, kasi I thought, kasi emotionally stable, then, of course, financially stable, then, you know,
parang, you know, I want something like that. And I'm getting old. I have kids. Hindi naman din mahirap ang tatay ng mga anak ko. Very, afford naman niyang mabuhay. Hindi niya sinustento ang mga anak ko. Just for clarification. So, maayos yung buhay ng mga anak mo. Okay. Yes. Very. Okay. So, dahil, you know, ang mga kaibigan ng ex-partner mo, ito nga sila Marcos Jr., sila Lisa, and sila Lagdameo, right? Oo. Oo. So, matatandaan mo ba kung ilang beses kayong nakasama sa party si Lisa at saka si Marcos Jr.? O matatandaan mo ba? Mabibilang mo ba sa kamay mo? Parties, birthdays? Actually, konti lang, five. Parang acquaintance lang. Bayan, bago tayo magbigay. Ay, diba? Na nga mga kababayan. Si Lagdameo, si, ano, nakakaano. Kasi pamangkin siya ni Tony Boy. Pamangkin siya. So, mabait siya sa akin before. Oo, mabait siya sa akin before. Pero for sure ngayon, by the way, mga kababayan, bago ako, yung bago ko relasyon itong si, yung dating karelasyon itong si Tony. Hindi ka ba natatakot na ma-associate sa akin? Kasi may death threat ako. You know, may death threat ako, maraming fabricated crime against me. Mm-hmm. Sabi ko, hindi ka ba natatakot? Sabi ko po, mga kababayan. Kung si... Ayan, I'm worried for you na baka harasin nila, gurguri nila. Mm-hmm. So gusto ko sabihin mo muna sa taong bayan, why made you decide na magpa-interview kay Maharlika? Well, una, like, I stopped watching politics and listening to it. Okay. Then I came back from the States last November. Well, dito nga nagtatapos ang video ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot sa aming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng wansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito, ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.